subukan natin muna itong nandito bago tayo bumaba. Try natin kung ano meron dito. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. May tumawag ng pansin sa akin, mga buddy. Itong area na to, kung saan ay riprap siya. So, hindi natin alam kung dati ba may bahay dito sa part na to. Kung mapapansin nyo, sinilansan talaga siya dito. Paso gumuho na lang. Dito sa taas meron din siya at may ayun, tingnan natin sa far, wala naman kakaiba, pero meron siyang trap dito sa part nito. Mukhang may mga bahay na dito sa banda dito. Hindi natin alam kung yun ay labuyo or alaga talaga. Ito, mukhang lumang riprap siya. Mayroon pa rin siyang trail at mapapansin ninyo medyo batuhan na itong ating dinadaanan. Pero sinisigurado ko na itong trail nito ay papunta sa bahayan na. Ito, mga buddy, snake infested yung area na to. Makikita nyo, pinag balatan ng ahas. So dahil na ito ay may mga bato, maaaring nga nasa ilalim ng batuhan. Yan yung ulo nya. Malaki na to. Maaaring cobra yung ulo niya ay patigas. Ilang araw pa lang to nandito sa area na to, kasi kapag nagpapalit ng balat ang ahas, kinikis-kis kasi niya, or mas madali sa kanya magpalit sa pagkikis-kis sa mga batuhan. So ito, tago natin. So, kumanan tayo. Tingnan natin itong nasa baba, kasi may nakita tayo na medyo hawa na parte. At tingnan natin kung may bahay na dito. Maaaring ito ay minimaintain lang ng may-ari ng lupa. So, hawa na siya. Ayan. Ayun. Meron doong water source. So at least ito ay nasa parteng itogo na tayo. Mukhang sinadya talaga itong kalsada na ito, mga buddy. Kasi ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, may riprap doon. Tapos dito nakapatas din yung bato. Then isa na naman tong patag na lugar sa baba. So maaaring dito idadaan yung dulong konkretong kalsada na ginagawa dun sa may San Juan. Itong part na to.
still walking. Pabalik tayo dito sa taas. Then subukan naman natin babain yung kabila. So nandito tayo sa kabilang parte, mga buddy. Itong kinaroroonan ko, itong nakikita ninyo na creek, eh dire-diretso to dun sa ating tinawid kanina, dun sa may dulong konkretong kalsada. So ito na yung creek na yun. Kapag dire-diretso natin yan, at maaaring may daan dito doon sa inaakit naman natin, nakasama ngayon ating mga anak ng isang araw. So ito, itong creek na to, itong agbang kung tawagin, ayan na siya. So meron pa rin siyang trail dito, pero hindi natin alam kung ang trail na ito ay pababa dito sa may kaliwa or paakyat. Kasi ang lugay or barangay Santo Niño ay dyan na, sa part na yan. So maaaring ito ay dadalhin din tayo sa barangay Santo Niño. So ayan, medyo nasa mainit na parte na tayo. Tingnan natin kung kaya natin silipin kung anong nandito sa kaliwang parte. Dahil mukhang pataas pa to eh. Kaya maaaring ang daan na to ay papunta pa rin sa Santo Niño. So yun, ito na yung ating inaakit dito sa part na to. Medyo madulas ang lupa at makitid itong ating natawidan. Mula dito tanaw na yung konkretong kalsada, andito siya sa part na to. So kapag tinumbok natin to pababa, lalabas tayo dun sa burol na ating inaakyatan. So yun ang ating ngayong susubukan. May mga pugo dito, mga buddy, nagtatakbuhan sa part na yan, paakyat. Kasi ang pugo hindi masyadong nakakalipad ng mataas yan. Ngayon kapag may mga tao, lilipad ng konti din, bababa rin yan. So yan, linta. Try natin akitin to. Oh, nandun yung parang kipitogo. Silipin natin yung kabila ng kaway na to. Okay mga buddy, dahil nga itong tinuturo ko ay tutumbok dun sa ating palaging pinagtatakbuhan, yung may konkretong kalsada, so bababa na tayo dito. So yan, nakikita nyo dyan, yan ang bababain natin. Sa halip na pumunta pa tayo dito sa kabila, yung ridge na yan, pababa dun sa may kawayanan, so dito na tayo tutusok. Hindi naman masyadong mahirap yung dadaanan niya, kaya dito na lang. So medyo mabato itong ating binababaan. At sana may malusutan tayo dito sa may kawayanan. Kasi medyo masukal din dito. At least panibagong ruta yung ating natahak. So tutumbukin natin yung konkretong kalsada, dahil ito na nga yung ano eh, burol eh, halos kapantay na natin. So yun na mga buddy, yung kalsada, ito yung ating inakitan kanina, ito na yung burol na ating tinakbuhan ng isang araw, at yun yung pabini or barangay San Juan. So kailangan nating tawirin itong masukal na to. Then akyat tayo dito, baba tayo doon sa kabila.
siyang nakaharang. Asa nga? Ah! Ito lang yung mahirap na parte. Ito lang yung mahirap na parte. Pagdating dito medyo okay na. So baho na tayo ng kaunti dito. Tuloy ang lakad. Malapit na tayo. Medyo matarik to. Oh, doon tayo umakit kanina. Yun. Tayo. Medyo mahirap pagpababa. Ito tayo sa pataas. Tayo mga badi. Kunti na lang, kunti na lang. We're here. Sa wakas, ano naman natin dinaanan? Dito tayo nagsimula. Bakyat kapunta doon hanggang sa dulo tuktok. Then, pumaba tayo doon kanina. Pumunta tayo dito sa kabila. Then, saka tayo bumaba. Ngayon, dito na tayo sa burol. Thank you, Lord. I'm safe.
natin itong bundok na to. Alas 10. Nandito na tayo sa may tanag. Success mga buddy. Naikot natin itong bulubundukin dito sa may parteng San Juan papunta ng Pitogo, Santo Niño. So far maganda, pwedeng magka-camp tayo dyan minsan. Sama natin yung ating anak. So dito na natin tapusin itong vlog natin. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy kayo sa ating kakaibang adventure, sa ating solo hike. Although kalahating araw lang ang inabot ito, pero at least adventure pa rin natin ito masasabi, lalo na hindi nga natin alam yung ating dinadaanan at yung iba nga ay binutas natin para lang tayo makadaan. Once again, ito ang inyong supremo. See you next time mga buddy.